sa'yo na dito ang camera. Hi! Nag-go na, ganun yun. So, yung halal ako bilang isang officer na aming samahan, ayos naman yung ano, yung sa federation namin. Tapos, naging aktibo ako sa mga gawain, pag-participation, tsaka sa mga ano, yung mga karapat-dapat gawin. So, naging aktibo ako. Then, nung elementary ako, high school ako, hindi naman ako na hahalal sa school namin na as president, as ganun-ganun. Wala akong ganun background. Tapos, nung high school ako, hindi rin ako na kahit sergeant of arms, mga ganun, o auditor, PRO, hindi ako nahalal din. Siguro, wala nagtiwala sa akin nung elementary at high school ako. Nung naging tatay ako, nagkaroon ako ng anak na isa na babae. Yung mga kananay ko, sila yung mga nagiging officer. Tapos bilang isang tatay o ama, siyempre may isa akong anak. Ako lang yung tatay na nahalal dun sa grade 3, grade 4, grade 5, hanggang grade 6. Sa pangit kong ito, sa totoo lang ano, ayan, tingnan natin. Ang tindigan. Yung forma. Siguro nung bubunta ako sa meeting, ganda yung itsura ko. Siguro, maayos-ayos pa nga itong damit na to pag umaatin ako ng meeting. Siyempre, unang pasukan ng eskwelahan, June, July. Siguro buwan ng June o July, nagkakaroon na ng mga sa bawat section, sa bawat ano, baitang ng mga eskwelahan, school. Nagkakaroon niya ng mga ano, PPA o officer of, ano, yung mga, sa room lang, sa bawat, ano, na president, vice, ganun. Grade 4, hindi ko akalain na hindi to kwento ah, hindi to bola. Na ano ako na as escort. Ito na mo. Oh, eh kasi ako lang yung lalaki. Maglagay po tayo ng ano ng escort dito at saka muse. Di na nung ako sa pintuan, takot ako eh. Eh, tatay ko, buka nga aming escort. Huwag kayo ba sa inyo? Sige po. Ganun naman ako. Tapos picture. Picture kami nung news. Pero hanggang formality lang yun. Tapos, yung buong taon na yun, wala naman ako nagawa. Pangalan lang. Nagulat yung anak ko, hey, Papa, escort ka ba? Nanay sa blackboard. Sa greenboard pala. Blackboard na yung tawag yun eh. Sabi, oo. Oh, yabang mo. Di, ano, di, hindi kasi napaayun. Kinabukasan, pumasok sila. Nakita nung ano ko. Tapos grade 5. Ganun din, naging PRO. Tapos grade 6, naging auditor. Tapos nung nag-pandemic, graduate na yung anak ko ng elementary. Pandemic. Walang officer noon, 2020 yun eh. 2021, grade 8 naman yung anak ko. Naging, ano din, naging auditor naman ako. Tapos, grade 10, wala na. Hindi na kasi ako nakato ng meeting noon eh. So, yun yung mga background na naging may katungkulan ako. Pero nung daycare yung anak ko, naging PRO din ako. Tapos, natulong ako sa mga gawain, sa mga magulang. Nagpapakain ng mga estudyante, mga daycare, ano, student. Tapos, natulong sa pag-awalis. Nagkaroon ako ng certification sa pasipagang ko. Elementary, wala naman ako nakuha ng certification. Mga daycare, ano lang. Kasi yung natulong pa. Nung naging officer ako ng isang samahan ng federation, solo parent. Doon, dalawa kasi kami nahalal doon eh. Siyempre, may question and answer, tapos gano'n. Tapos, yung pagtanggap ko ng katungkulan,
kasi ano yan eh, nag-tie kami, ano, nahati yan, 43 barangay, ano, naghati, kung saan bagay, tatlo hindi bumoto, tapos 2020, so, hati, o si Abay, ulit-ulit kasi mayroong hindi bumoto, nung pangalawang boto, anong ba, parang yung ano, yung bilangan, 2020, nagpantay kami, tapos tatlong hindi bumoto, inulit-ulit. Tapos yung pangalawang bilangan, nanalo na ako nun. Pero bago akong maging officer dun sa Federation, mas nauna-una ang butuan sa barangay, eh, hindi naman ako naboto, kung saan na itinuro lang ako. So, yun yung background. Yung ano, yung pagiging officer, wala naman talaga akong kaalam-alam dyan kahit hindi ko naranasan yun. Pero hindi ko naranasan, pero maganda rin pala. Kasi nung naging officer ako, may mga natukuyan ako na ganito pala yung ano, yung mga ginagawa, ganito pala yung mag-e-effort kung bumunta sa meeting, ganito pala ang officer, may mga problema, meron din naman yung banding-banding, may mga rinig kang mga chismisan, kwento, issue, tapos mag-minutes ka. Natutunan ko yung iba't ibang yung mga president, vice, secretary, treasurer. Nakita ko yung mga ginagawa nila na parang kayang-kaya kong gawin to. Parang lahat yata ng naging posisyon, parang kaya ko nang gawin. So, nagkaroon ako ng lakas ng loob sa sarili ko. Parang bang, bah, ahawa ka lang yung tao. Tapos pag magaling ka sa diskarte, pag meron kang ano yung mga resolution o kaya may mga agenda ka, pwede ka pala magkaroon ng pera talaga at saka kung madiskarte ka. Pero yung pagiging officer ko, ano din eh, may mga bagay na kahinaan ako sa sarili ko na hindi ko pala kayang gampanan. Saka mahirap din kasi may mga taong kapag meron kang responsibilidad talaga na yung ako nga, mangungutang na ako sa kamag-anak ko sa ibang tao, hirap na hirap ako mga pangungutang. Meron kang dapat gawin sa mga members mo na mga umaasa sa'yo, nasa laylaylayan. Parang hindi ko pala kayang gampanan to sa totoong buhay lang, na mahirap pala. Para bang manunulisit ka para lang sa members mo, meron kang ibibigay, meron. Parang bagang responsibilidad, napakahirap talaga. Pero meron ka din namang matutunan talaga kasi may boses ka eh, para lumapit sa mga tao, sa mga mas ano, mga ahensya. Pero hindi ko, yung pala yung mga hindi ko, yun yung kahinaan ko. Madali yung maging office at kapag kung malakas ang bukabora mo, yung PR mo. Pero may mga kaakibat na responsibility talaga. Yun yung kahinaan ko, na magaling lang ako sa mga pagdating natin ng meeting, pag picture-picture, pag i-edit ng mga video. Pero may mga ano pala ako, may mga kahinaan din talaga na parang kailangan ko din ng oy, members ko, samahan ako. Pero hindi eh. Noong time na to, sabi ko, ayoko na. Susuko na ako. Kasi feeling ko, wala din naman ako magagawa. Pero may taong nagpo-pursue, hindi, huwag kang umalis dyan, ano, ganyan, sige, taposin mo lang yung ano, yung panunungkulan to, hanggang 3 years lang, ha? Pagkatapos to, wala na ulit. Pero, naisip ko, nandito na naman ako, gampanan ko na yung pagiging officer ko, gawin ko na yung paano makatulong sa ibang tao, kasi pag nagbigay ka ng serbisyo, parang, kung nakatulong ka na din sa Panginoon eh, di ba? Eh, si Mega, puro Diyos yung sinasabi niyan, eh, katakot-takot na kawalang yan naman yung ginagawa niya sa buhay, puro mali. Oo, pero siyempre, andun ka na eh, ligam pa naman ah. Yun yung nagpupush siya akin. Tapos siyempre, parang bang may tao na kahit anong gawin mong mabuti, sa kanila mali. Madaling pumuna ng mga issue, pero sige, gusto mo, ikaw na lang pumista sa pasto ko eh, para maranasan mo yung naranasan ko. Yun eh. May mga tao na kahit tama yung ginagawa mo, sa iba mali.
may mga tao din na naaasa sa'yo, pero hindi ka naman susuportahan. Para bang ang hirap ng ikaw lang yung kikilos, yun yung mga kahinaan ko sa buhay. Tapos, una, ang hirap ng isang posisyon kapag wala kang pondo. Yan yung pinakamahirap. Talagang iisip at iisip ka ng paraan para mag-grow, magkaroon kayo ng pagkakaisa. Kasi pag wala kayong pondo, ang hirap. Ang pakikinusin mo yung members mo, sa kanilang bulsa din, mahirap. Kaya para bang inaayawan ko na to, ang hirap talaga. So yun yung naranasan ko. Then, naging sa bandang huli, para bang, ay si Pangulo, ayan, si Michael, ano yan, putak ng putak yan, para yung babaeng puta o ano, para yung ano. Although, nagiging ganun ako kasi parang wala eh. Parang yun lang yung magagawa ko eh. Parang kailangan ko ng tulong ng iba. Pero parang wala akong makitang tutulong sa akin. Parang bahala ka sa buhay mo, Pangulo. Mag-solo ka dyan, diskarte mo yan. Tang ina ka, Pangulo. Bahala ka dyan. Ginawa mo kinuha mo yung panunukulan niyan, di ikaw ang gumawa ng parang para sa amin. Yun ang naiisip ko, pero baka naman hindi. So, pwedeng parang yun yung naiisip ko na magkaroon ako ng ano, sana magawa ko itong position kong ito na meron akong hawak. Sana magkaroon ako ng legacy sa buhay na nakatulong ako sa kapwa ko, solo parent. May mapaunlad ako, mayroon ako magawang mabuti na para sa kanila. Kung sa akin kasi, gampanan ko na lang kasi sabi ko naman nung pinili ako, gawin ko yung nararapat. Wala naman ako ipinangako sa kanila na ito ako, magiging ganun ako. Kung ano yung nararapat, yun yung naalala ko na sinabi ko kasi may hirap mga ako eh. Kung ako nga, nahihirapan ko. Ako nga, nangungutang sa tindahan eh, ng halagang 20 pesos, 30, 50. Ang limitation ko hanggang 150. Sa tindahan sa amin, kung saan ako nakatira, kapag nangungutang nga, yung magbebenta ng yung tao sa tindahan. Ano ba? Para bang ganun ba yung nagiging ano? Ang hirap nung pinagdadaanan ko din. Hindi biro yung meron kang parang sa akin nung una, naging ano ako, naging escort ako, naging pangulo ako. Dagdag to sa ano, dagdag to sa resume ko. Parang minsan nakakahiya na rin ba? Parang bang sa akin, natuwa ako, mayroon ako patungkulan. Pero parang ngayon, yung lahat ng mga papel na meron ako sa certificate ko, parang hindi ko na to kinatutuan. Parang bang, papel lang yan eh. Ang dami kong training certificate, papel lang yan. Ang pinakamahalaga yung laman ng utak mo eh. Kasi kung nga si Duterte, yung Pangulong Duterte, ang dami niyang binibigyan siya ng doctorate, hindi niya tinatanggap yun eh. Parang yun na ba naisip ko dati nung kasipagan ko, nalait lahat yung pinag-aralan ko, mababa yung hindi ako marunong bumasa ng English. Pero nakakabasa naman ako eh, mali lang yung pronunciation ko. Pag napahiya ako sa school, yung klase ko, ang ginagawa ko yan. Sige, pag napahiya ako, bukas na bukas yan. Bibili ako ng maraming bubble gum. Tapos gagawin ko pag nakalingat-lingat yan, lalagaw ako ng bubble gum yung upuan. Ganun kasi ako eh. Pag lalat napapahiya ako, pag napagtatawanan ako. Pero nung bandang muli, ito na nga ako ngayon. Pag napapahiya ako, natawa na lang ako eh. Tinatawa na mo na lang. Kasi sinasabay ako na. Kasi pag dinamdam ko yun, may stress lang ako, papangit yung pangit ng mukha ko, mas papangit pa ako. Parang yun yung ganito, yun yung gusto kong gawin na may magawa talaga sa loob ng 3 taon. Kasi oras na dumating yung aming registration, yun yung simula ng pagiging aktibo namin bilang officer. Hindi lang ako, baka yung iba na may magawa talaga sa bawat barangay. And then, maging aktibo. So, tinanggap ko din naman itong to. Kasi nga, solo talaga ako. Minsan yan, nag-post nga ako ng picture na meron akong kasamang babae.
saan ano, parang mapag-usapan lang ako, pero ano, pero bang gumagawa na rin ako ng mapag-uusapan, pero parang hindi tama. Dapat gawin ko yung the best para makatulong talaga ako. Nahihirapan din ako, sa totoo lang. Ang pinaka-ihirapan ko ay sa may katungkulan ako ay yung paano ko sila may encourage na mag-participation bawa sa mga activities, yung mga tree planting, Zumba, activities, yung sama-sama kami magkakainan, o kaya mag-beach, magkakaraoke, bonding, team building, values formation, sharing stories, yung pagbibigay ng ayuda, o bawa yung pagpasukan ng mga bata. Meron tayong bilang pangulo, meron yung may bigay ng mga school supply. Pag meron nagkasakit na kapwa ko, solo parent, napapasyal lang ko. Pag nagkaroon ng problema yung solo parent ko, napapasyal lang ko. Nagkaroon ako ng bike, siyempre, para mabuntahan ko din yung bawat solo parent. Mahirap yung katatayo ko as pangulo, ha. Hindi biro yung dinadalang posisyon mo dyan. Sabi ko, hinihintay ko na matapos yung 3 years, then quit na ako. Pero mahal ko din yung pagiging solo parent, eh. Yung nagkaroon ako ng position na ganito, nakita ko talaga na napag-iiwanan talaga yung mga solo parent. Siyempre, parang kulang ito sa pansin ng gobyerno na napag-iiwanan talaga. So, hindi biro ang mga solo parent na magulang. Noong nakakita ako ng magulang na ano, na kasama ko doon sa sharing stories na iba-iba yung naging asawa niya. Sa totoong buhay, totoo yun, ha. Tapos, iba-iba mga tatay ng anak niya. Tapos, nagsikap yung nanay na itaguyod yung anak niya. Ang hirap kaya ng ganung buhay na isang ina ng tahanan. Tapos, napag-aaral niya sa pagsisikap niya. Hindi biro yun. Ako, gusto kong magkaroon ako ng solo parent. Gusto kong magkaroon ako ng pamilya, pero yung pinagdaanan niya, pagdadaanan ko yun, kung ako naging babae, mahirap yun kasi hindi siya nakakuha ng matinong lalaki. Ako naman, kung ako yung isang lalaki, yun yung babae na magkaroon lang ako, masaya-masaya na ako kasi may ilong kang inspirasyon. Misang kasi, yung makikita mo sa solo parent, ang gaganda ng babae. Doon siguro ako nawili kasi mga solo parent kong mga panguluhan, ang gaganda nila, pero magtataka ka sa kanila. Ilan lang kami mga lalaki. Tatlo lang kami lalaki sa aming bayan, ha. Pero ilan lang yung lalaki. Pero magtataka, napakadaming babaeng naging solo parent. Siguro, ang gaganda nila. May mga katangian sila na siguro kaya hindi sila nagkatuluyan ng asawa nila. May mga psychological incapacity, o kaya siguro itong babaeng ito bungangera, siguro ito ano, gastadora, siguro ito chismosa, siguro ito palaino. Pwede rin naman yung sa side ng lalaki, ganun din. May mga ganun, ba't ang ganun itong babaeng ito, pero ba't iniwan ka ng asawa? Ewan ko, pero nagtataka talaga, no? Pero yun yung naiisip ko na sasabi ko, pero minsan kasi number one kasi na problema din ng solo parent yung ano, kaya nagkakahiwalay yung problema ang mag-asawa, kaya sila nagiging solo parent financial. Sa lahat-lahat, mamahirap. Di ba lang wala ka ng pag-ibig, eh. Yung may pera ka lang, kasi kung may pera ka, kaya may sakit ka, pwede mo ibili ng gamot. Kung nagugutom ka, kung may pera ka, pwede kang bumili ng pagkain. Yun. Kasi napakatamday ng isang tao kapag wala kang pera. Pero hindi sa lahat ng may mga tao naman na hindi nila kailangan ng pera, eh. Kailangan nila yung pagmamahal. Yun yung hinahanap ko. Sa totoo lang, napakamahal lang ng presyo ng bigas. Pero yung mahal, yun yung wala sa akin. Yung pagmamahal. Diba? So,
Ako siguro ang gusto ko din talagang mag-contribute ng isang pagbabahagi ng isang na pag-aralan ko para sa kapwa solo pero ko. Ang problema lang sa akin ay wala akong bahay, wala akong kuryente. Siguro ang gusto ko din nakakahanga din yung ginawa niya ni yung bang napupunta sa senador. Na-miss ko ito si ano ba to, Senior Aguila. Nagawa niya yung ganung community tapos para bang napakaano ng boses niya. Authoritative yung kanyang pananalita. Parang gusto kong lumagay sa isang ganun. Pero hindi naman ako gagawa ng bagay na ano, na pag-aasawahin na yung mga bata. Pero yung gusto ko yung bagang meron akong ganung community na ano, na nakakapagturo ka ng livelihood, mapapataas mo yung moral nila. Kasi nasanay ako sa bahay na community na ano, na puro chismosan, puro inuman, puro kaguluhan. Siguro ang dami kong inaral na training, marunong ako maghilot, marunong ako mag-therapy, marunong ako mag-computer, marunong ako gumawa ng silk screen, mahilig ako sa sayaw, mahilig ako sa pagkanta. Pero feeling ko gustong nang ganun, pero hindi ko siya ma-establish kasi kunga-unga, simple lang yung pangarap ko sa buhay, pero hindi ko pala matapad-tupad. Parang inahanap ko si Lord, si Jesus Christ na sana meron ako, manalo ako ng loto. Gusto kong ganun, pero na hindi naman nangyayari sa buong buhay. Parang kwento lang lahat ng ito. So, maaaring yung mga kwento ko hindi totoo, pero sa akin totoo. Maaaring ang kwento ko hindi totoo, sa iba totoo. Parang ano, parang vlog lang naman. Gumawa lang ng content para lang mapanood ng iba. Pero ako lang naman nanonood ng vlog ko eh. So sa video ng to, yung masamang comment o mabuti, wala po pinagkaiba yung pag-upload sa my channel. Bye! Thank you for watching my vlog.